Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang amplifier na integrated. Old model to mga boss, ayan. Ang brand niya ay Sansui. So ang issue pala nito, nagpro-protect daw siya. So, nagpa-power naman siya, kaso yun na nga nagpro-protect. Buksan na natin kanina, napansin ko yung kanyang mga kapasitor, floated na dun sa power supply. So bubuksan natin, ipapakita ko sa inyo yung mga kapasitor. So kung nakikita nyo, ayan yung loob nya. Yung sinasabi kong kapasitor na floated, so eto sila. Ayan, kung titignan nyo, ayan, nakalobo na sa itaas ng kapasitor. So ngayon, ang gagawin natin, hindi na natin itatry itong amplifier. Hindi na natin isasaksak sa outlet para matest lang. So ang gagawin na lang natin, tatanggalin muna natin itong dalawang kapasitor na to at papalitan natin. Pagkatapos natin mapalitan, so dun natin itatry. Dun natin itatry na paanda rin itong amplifier. Para malaman natin kung magpro-protect pa ba siya. So ngayon, gawin na natin. So ngayon, ang gagawin na natin, tatanggalin na natin yung mga kapasitor. Itong dalawang kapasitor na to, tatanggalin na natin. So, gawin na natin. So bale, ayan siya mga boss. Kung nakikita nyo, ayan. So kung nakikita nyo, yung kanyang mga kapasitor, ayan, parang hindi na to yung original na kapasitor niya. Pinagpalitan na to mga boss. Kung titignan nyo, ayan, meron pang glue stick dito para hindi umalog tong mga kapasitor. Kung nakikita nyo, yung mga kapasitor niya hindi na original. Napalitan na rin. So ngayon, gagawin na natin. Tatanggalin natin itong mga kapasitor, pagkatapos maghanap tayo ng pamalit. So gawin na natin. So ayan, tatanggalin na natin itong mga kapasitor na to. So kung nakikita nyo, ayan, meron siyang mga tornilyo. So tatanggalin na natin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, tinanggal natin itong mga older nitong kanyang kapasitor para matanggal natin yung kanyang mga kapasitor. So ngayon, gagawin natin. Ayan. So kung napansin nyo, natanggal na natin yung older ng kanyang mga kapasitor. So wala nang humahawak sa kanyang kapasitor. So pwede na natin tanggalin itong mga kapasitor dito. So gawin na natin. So kung nakikita nyo, ito yung kanyang mga kapasitor, yung tinanggal natin. So ang problema nito, ayan, obvious naman, floated. Ayan, nakalobo na yung mga kapasitor niya. So posible kaya nagpro-protect yung amplifier na to dahil sa yung kanyang mga kapasitor ay floated na. So ngayon ang gagawin natin, maghanap muna tayo ng ganito na katulad niya para mailagay na natin dito para may test na natin kung meron bang ibang problema. So gawin na natin, maghanap muna tayo ng kapasitor. So ayan, meron na tayong nahanap na kapasitor. So kung titignan nyo, yung value ng kapasitor ay 50 volts by 10,000 microfarad. So yung tinanggal natin dito sa ampli, so ito sila, ayan. Ito sila, kung makikita nyo, same sila. 50 volts by 10,000 microfarad. So itong lalagay natin, 50 volts by 10,000 microfarad. So pwede natin ilagay ito dito sa ating ginagawang amplifier. So ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, yung mga kapasitor, ilalagay na natin.
So, ang paglagay dito, mayroong polarity. So, tandaan nyo lang yung positive tsaka negative. So, kailangan, hindi pwedeng magkabaliktad to sa paglagay natin dito sa amplifier. So, once na nagkamali tayo, mali yung ating polarity, pag power on natin dito sa ampli, posible may uusok or puputok. So, kailangan, siguraduhin yung tama yung polarity na paglagay natin dito sa mga capacitor, dito sa mga wire nya. So, gawin na natin. So, ayan, kung nakikita nyo, so, kung nakikita nyo itong capacitor, yan yung negative. So, bale, dito sa terminal natin, ito yung ating negative. Pagkatapos, ito naman, positive. Basta, tandaan nyo lang, may marka dyan, nakatutok tong terminal na to. So, ibig sabihin, ito yung negative. So, pagdating naman dito, dito natin ito tap yung negative. Pagkatapos dito, positive. So, gawin na natin. So, ayan siya, mga boss, na ilagay na natin. So, ngayon, yung isa naman dito sa kabila. Lalagay na rin natin. So, ayan, mga boss, kung nakikita nyo, nailagay na natin yung holder ng mga kapasitor. So, kung titignan nyo, nalagyan natin sila ng karton para talagang nakaipit yung kapasitor. Di tulad nung bago natin tanggalin to, itong dati niya, medyo hindi safe yung pagkalagay ng mga kapasitor. Siningitan lang ng ganito pagkatapos nilagyan ng glue stick. So, yung glue stick, mga boss, hindi magandang gamitin sa mga appliances. Kung isipin nyo, yung glue stick kapag nainitan, natutunaw. So, itong mga appliances, kung titignan natin, umiinit yan. So, hindi magandang gamitin yung pandikit na glue stick sa mga appliances. So, balik tayo, mga boss. So, kung titignan nyo, ayan yung ating ginawa. Ipit na ipit yung ating mga kapasitor. So, malayong matanggal yung pagkalagay. So, ayan. Kung nakikita nyo, ayan sila. Di tulad kanina, bago natin tanggalin yung mga kapasitor na to, medyo delikado, mga boss. Hindi safe yung pagkalagay. Hindi tulad dito sa ginawa natin, talagang maayos yung pagkalagay. Ayan. So, ngayon, gagawin natin, mga boss, tapos na natin mailagay yung mga kapasitor at mapalitan. So, ngayon, susubukan natin. Itatry natin na may music. So, pagkatapos, titignan natin kung hindi na ba magpro-protect tong amplifier. So, gawin na natin. So, ngayon, mga boss, susubukan na natin. So, ito yung kanyang power cord. I-plug na natin. Ayan. Pagkatapos natin may plug, power on natin. So, ito yung kanyang power on. So, kung napansin nyo, umilaw yung power indicator nya. Ayan. Volume natin. So, ngayon, ang gagawin natin, magpe-play tayo ng music.
Stop tayo sa music. So, balik tayo. Base sa narinig ko dito sa ampli na to, mga boss, okay yung tunog niya. Malinis yung labas ng tunog niya. Dito naman sa mga control niya, wala naman tayong nakitang problema. So, lahat naman nagre-response yung mga control. So, ngayon, ang gagawin natin, isasara na natin. So, ayan, naisara na natin. So, kapag ganun, mga boss, huwag yun ang subukan pa kapag halimbawang yung mga kapasitor niya nag-floated na. So, tandaan nyo yun, mga boss. So, ngayon, base sa amplifier na to, yung problema niya, nag-pro-protect. So, walang duda, mga boss, yung mga kapasitor niya, yun yung naging problema. Ito. Kaya nag-pro-protect yung amplifier na to dahil dito, kasi nga, floated yung mga kapasitor. Base naman sa tugtog niya, wala naman naging problema na nakita natin. So, okay naman yung tunog niya, malinis naman yung tunog niya. So, hindi naman siya nagpro-protect. So, ibig sabihin, ito lang yung naging problema. So, hanggang dito na lang tong video, mga boss. Sana meron kayo natutunan sa video na to. Kung meron kayo natutunan, pag-like nyo na lang. And huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pag-hit na rin yung bell para sa susunod na mga video yung gagawin natin. Panotify kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace.